What is up, YouTube? It's your pogging Actuaria Cyclist Aaron, and welcome back to my channel. Long ride tayo ngayon, akit tayo pupunta sa langit. Tara! Ayan, nandito na ako sa May Sogo, sa may bungad ng Manila South Road. Tapos parang hirap na hirap po pumid dahil ito sobrang init. Dahil yata dito sa jacket ko, tatanggal na lang kung di naman na umuulan eh. So ayan, pagtanggal ko ng jacket, sobrang pawis na ako sa loob. Ang init kasi ng heat tech kasi yun ng Uniqlo eh. Pero okay lang kasi ano, naprotektahan naman ako dun sa basa. Eh, tignan mo yung bag ko, puro putik. Kung wala akong jacket, ano, malamang yung likod ko yung puro putik. Ngayon nga lang, medyo ano, pawis-pawis pa yung jersey ko. Kailangan ko mag-rehydrate na ito mamaya. Ay, naplano ko for today, isaakit ako sa People's Park in the Sky o yung Palace in the Sky, yung iba kong tinatawag nila natin. Mga twice pa lang yata ako nakapunta doon sa mga field trip. Tsaka, atrice. Tama yung kapag kumapasyal kami nila mami dati. So ayun, kapag pala dadaan kayo sa Manila South Road, ingat kayo dito ah. Ito yung parang bragadagadag, yung ano, yung matataas na sunod-sunod na humps na nagpapabagal sa mga kotse. Lagi ako nadadali niyan eh. Alam niyo ba, sa daming beses ko nang dumaan dito sa Manila South Road, tsaka dito sa May San Pedro, never pa ako nagkaroon ng feature o yung nakita ko tong actual na dumagal ako dito sa tapat ng manok ni San Pedro. Ano ba? Ay, nag-picture-picture muna ako. Bayaan mo na yung speed. Bayaan mo na yung ano, takbo. Mahalaga, may picture tayo. Sige na, may... Ayan, bali nandito na ako sa may Jollibee. Tapos ito yung Pavilion Mall. Ayan. Yung Manila South Road is yung mahabang yun. Yung daanan na yun. Bali kakanan kayo pag nakita nyo yung Jollibee na malaki dito sa may Binyan. Tapos, kisa yung sign ng Pavilion Mall, hindi masyadong kinta eh. Okay, may mga bike naman na kumakanan dito, pero yung iba kasi dumediretso. Feeling ko, dun sila dumadaan sa may Santa Rosa na paakyat ng Nubali. O kaya yung iba naglalaguna loop, or reverse Laguna loop pala. So, ito yung isang daan na nakita ko sa YouTube na papunta sa, ano, sa Nubali. Ayan, ating mamaya, bakuha ko ng konting, ano, konting outtakes ng itsura ng daan. Okay pa actually dumaan dito kasi luwag eh. Walang masyadong dumadaan na kotse. Ngayon, hindi ko alam kung saan ako dadaan. Nawaka dito. Diretso na tayo. Sunod na tayo sa mga nagbabike. Kaya katulad na sabi ko kanina, luwag ng daan dito. Ay, maganda pa. Wala masyadong dumadaan na sakin eh. Kasi mabaka kasi dahil sa luwag ng daan, hindi ko lang napapansin. Ayun. Ang alam kong tumpok natin ito, dapat doon tayo dadaan sa tabi ng Calax. Pag di natin nakita yun, ipay natin ruta natin. I-waste ko na nga, ano ba yan? Nawala yung mga sinusundan ko. Wala, toll gate. Diretso lang tayo, patagay tayo. Hindi ko kaliwa, kaya shopping Manila kasi bababa na S-Tex yun. Dire-diretso lang tayo. Okay dito, okay. Dito na ako dadaan lang kayo. Pagpumunta tagay tayo. Ay, sa ano ba, hindi pala. Madala nga misa dito ang bakit ko. Ayan, ito, NX ito. Ay, NX na to. Ayan po, Mang Plaza na exit ko. Alright. Pagbaba ako dito, may parang malaking rotonda tayo sa may Greenfield Parkway na exit lalabas. Ingat lang kayo sa mga lumalabas na kotse sa kanan. Senyasan yun. Ito yung Calax. Ang Calax yan. Meron kung tayo, tayo sa isa pa. Medyo nakakatawa ito, wala kang pinagdod ako. Ayan, dito. Greenfield City pala yung daan.
Nakaanan tayo dito. Pagpasok mo sa Greenfield City, meron lang guard dun sa may unahan. Pero hindi ka naman naharangin. Naharang din naman kotse, motor, ganun. So, dire-diretso ka lang. Basta proper yung ano, protective mask mo. Saka hindi kayo dikit-dikit. Okay. Ah, parang pataas pala yata ito. False flat pala siya. False flat yung kapag kala mo sa paningin, patag lang siya. Pero yun, unti-unti pala siyang paakyat. Hindi na ako. Wala na, hindi ko na papalitan yung gear ko nito. Ah, ganda. Actually, kahit anong ways mo, medyo mag-iipa talaga yung daan ituturo sa'yo. Pinipilit niya akong dumaan ng S-Lex, hindi pwede nga kasi naka-bike, diba? Pero tapos ang alam ko lang, kailangan nasa tabi mo lang yung Kallax. Ayan, dahil na one way dun sa may kabilang side ng Kallax, tumawid kami sa ilalim. So, ewan ko ah, sumunod lang ako sa kanila. Tumawid kami sa ilalim, dito kami sa right side na ngayon, ng pa-southbound ng Kallax, so yung Kallax. Alam ko, sa kabila na lang yung Nuvali, malapit na lang yun eh. Pero yun, may U-turn yata dito, sabi ng Waze. Pero yun, sunod na lang ako sa kanila mo, tama na mo, alam naman nila ginagawa nila. Ang hirap pag di mo kabisado yung dahil, mabagal ka talaga. Kasi kaya maghahanap ka ng susundan eh. O kaya tayo mag-load yung Waze kung maniniwala ka ba sa Waze. Yeah. Mamaya lang, update ko kayo sa main vibe. Ngayon, kayo na ba ako dire-diretso dito? Pili ko dapat pala na ako eh. Ito na yung Laguna Technopark sa kaliwa ako eh. Pero kasi, kailangan ng ID para makapasok. Tingnan na natin, susundan ko lang yung ibang bikers eh, tsaka yung mga signs naman dito. Walang nakalagay na Nuvali. Bahala na. Kung hindi tagay tayo, magiging loop ko ngayon. Ay, hindi na ako nagpa-picture dun sa mainstream Nuvali sign. Medyo ano kasi eh. Kumaliwa na agad ako. Ito yung mga cyclist eh. Hello po, good morning. Makapunta rin silang rifle. Sundan ko na lang sila. Mahimik yung kaan dito. Kasi medyo mali yata na pinibilisan ko. Kasi akyat yung mamaya eh. Sama-sama ang yata niya. Mas malala pa nga yata sa ano yun eh. Marcos, Green Mansion. Ang lagay tayo lahat tayo taas, yun. Galing sa taas na mga ito. Pagod na ako. Mukhang lang ayun ang takit mga mga. Ayan, dito na ako sa may Marcos Green Mansion. Meron lang baha dito. Feeling ko kaya naman nung road bike kasi lumusong na ako sa mas malalim pa dyan nung papunta akong tali. Pero ayoko na siyang dumihan pa ngayon baka kasi mamaya madulas ako pagpa-akyat na. Dito na yung simula na akyat after na itong baha na to. Ayan, andun yung baha ko nun ha. Tapos may mga konting kainan dito. Ito na entrance ng paakyat, simula ng ahon. Revspal yung tawag nila eh. Ayan. Pahinga muna ako. Yung unang ahon pa lang parang kalala ako. Nanghihinanap. So, since 8 kilometers, mag-music na lang ako para hindi ako mabore or hindi ko maramdaman yung pagod. Pero mga siguro 2 hours kung ukunin na lang ito. So, time check. 7:40 na. Hopefully by 10, nandun na ako sa tuktok para makauwi na rin ako agad. Kasi susunduin ako ni Papa actually saan eh. Sa Bonnie Heights ng around 2.
Sana hindi siya masyado magantay. Yes, sa wakas, nasa taas na ako. Noong una akyat na pinakita ko kanina. Okay, tinutula ko siya or binubuhat yung bike. Kasi bato-bato pala ito, hindi ko napansin noong una. Ayaw ko, natatakot ako sa bike ko. Baka mamaya pumutok ka ng di oras. Tinatamad ako magpalit ngayon. Puro putik pa yung gulong. Okay, pagdating doon, tingin ko okay na yung daan. Pwede na ako pumadyak. And kapag ka-aakit ka actually, hindi mo kailangan maging sobrang lakas. Hindi ako malakas eh, hindi ako malakas pumadyak. Kabisado ko lang kung paano gamitin talaga yung gear ko. Alright, kabisado ko lang talaga gamitin yung gear ko. Ako pa, ubali sila. Iba ko muna yung mask ko pag ito. Tsaka hirap huwingan, lumig. Ayun. Pagpaat nag-recover ka, pero pagpaakyat, laban. Wow! Bad trip yun! Ang taas! Lalakarin ko to, promise mamaya. Alam nga, masyado akong ma-pride, hindi ako bumaba. Kinaya naman, pero pagdating dito sa taas, pagod na ako. Parang mali pa yata yung saddle height ko. Tumayo tuloy ako. Pahinga. Kahit feeling mo kaya mo pa, may mga pagkakataon na susukuan mo lang talaga yung mga ganitong ahon. Dapat kasi medyo alam mo kung anong dadaanan mo. Feeling ko pag inahon ko pa to, baka kapusin ako mamaya kapag kayong may isang mas mataas pa doon, alam ko eh, based doon sa mga napanood kong YouTube videos. Eto, nalakad ko na lang, tulak. Hindi siya ganun kataas, pero kakapusin talaga ako pag tinuloy ko pa to. Ayun na, ito na yung ahon na pinaghandaan ko. Nagtulak ako kanina para hindi ako magtutulak dito. Nasa gitna pa lang ako, nagtulak din pala ako. No, kasi siya, sobrang mahabang ahon. Pagdating actually dito, merong biker na dumaan na nagsabi sa akin, wag ko daw itulak, pitik-pitikin ko lang daw. Mas madali daw yon. So yung trinay ko naman, tingnan natin kung ano mangyayari. Parang ganda ng view. Wala, kulang pa ano, kulang ang 3430 na gearing ko dito. Ayun, bali ibig sabihin, 3430 yung chainring ko sa harapan, yung mas maliit dun sa dalawa. Tapos 30 yung nasa likod na gear, yung sa nakakabit sa gulong. Mahirap yun kasi dapat pagpaakyat, malaki yung gear mo sa likod. Usually kapag ka mountain bike, nasa ano yun, hanggang 42 pataas. Tapos yung nasa harapan nila na chainring, mas maliit. Usually hanggang nasa 32-30 na teeth. So kaya ako nahihirapan yung paakyat kapag ka road bike. Pero may mga road bike na kayang-kaya yung paakyat eh. May mga batak na yung mga yun. Kailangan ng 50 yata. Pagod. Pahinga-pahinga lang. Pitik-pitik lang. Yung mga kasabay mo naman, nag-encourage sa'yo. Konti na lang. Pero parang kayo na pa yung konti na lang. Parang walang tuktok tong daan na ito. Kaya ko pa mga 1 kilometer. Mahirap daw pag tinula kayo, so pinipitik-pitik ko na lang. So ayun yung kasagutan sa tanong natin sa title. Kapag kapaakyat, mas madali actually na papitik-pitik lang o yung nagpapahinga lang from time to time. Pero ipapadyak mo pa rin paakyat. Kapag kasi itutulak mo, dumodoble yung pwersa ang kailangan mo. Ibubuhatin mo yung katawan mo, tapos bubuhatin mo pa yung, ano, yung buong bike. Ayan, naalaman ko lang yan. May nag-tip sa akin nung paakyat ako. So simula kanina, kahit matarik na matarik, pinipitik-pitik ko pa rin yung padyak. Tumatayo na lang ako pagka pumipedal. So ayan, dito na ako sa may dulo ng Revpal, sa may sign na King of Revpal, dito sa may All is Well na sikat na kainan. O, dito na ako nag-breakfast. Actually, nag-breakfast lang talaga ako, kaya pumunta dito na yun. Joke lang. Sa wakas nakakain din. Taas pa nung aahunin ko, puntang ano, People's Park in the Sky. Pero at least nakakain na ako. Anong sagi?
Yes. Nakita kayo sana sa taas. Ayan, yun ang pinunta ko dito, yung People's Park in the Sky. Nagpicture-picture lang ako doon, hindi na ako nag-record ng video kaya nagtagal kasi dami tao. Grabe yun. Kaya bumaba agad ako, mga wala pong 5 minutes, bumaba na agad ako eh. So, punta na akong Tagaytay ngayon. Pabalik ng BGC sa Metro Manila. Ang dadaan ako na is Aguinaldo kasi nung last akong dumaan doon, mas gusto ko yung lusong doon kesa dito sa may ano eh. Kesa doon sa may, tawag dito, Santa Cruz, Tagaytay. Medyo, ay Santa Rosa, Tagaytay pala, sorry. Medyo masyadong matarik yung lusong doon eh. Sa Aguinaldo, sakto lang, banayad na lusong lang. Medyo mainit pero sabi doon sa weather forecast, uulan mamayang mga 1 or 2 eh. So hopefully, nakauwi na ako noon. Tapos, pinaplano ko rin talaga umuwi ng maaga kasi ano. Kasi sunduin na ako ni Papa. Hindi nila alam yung Tagaytay ako. Ay babae ko ba kada makas. So ayun, nakapagkape na ako ng favorite kong kape sa Starbucks, yung iced white mocha americano, no water, no gravy. So ayun, yung lagi ko iniinom magising sa ano, sa SB. So gising na gising na ako ngayon. Lakas talaga tama sa akin eh. Ayan, medyo mainit na ngayon, pero sabi sa weather forecast, dapat makulimlim maya-maya ang konti, mga after 30 minutes siguro. Pero lalargan na rin ako, kasi baka nandun na si Papa sa ano sa condo, baka inaantay na ako. Ayan, ang daan ko ay sa Aguinaldo Highway, dire-diretso, katulad lang din nung dinaanan ko nung galing akong Taal. Ayan, I think that's it for this vlog. Again, this is your poging actuarial cyclist, King Aaron, na nagsasabi, ingat kayo malagi, and always smile. Peace! Since palusong yung Aguinaldo Highway, ingat kayo sa mga lubak dito. Paglagpas ko kasi nung Dasmariñas sa may Imus, nalubak ako tapos natanggal yung chain ko. Tapos may isang beses naman, nabundol ko yung jeep pero mahina lang naman yung pagkakabangga ko. After ng Imus, may mga sinundan na akong cyclist dito sa may Zapote Road. Ang labas kasi nito dito sa may malapit sa may airport road, which is usual ko dinadaanan pag galing akong Okada.